Siya nga po pala, nanay. Kumusta naman po si Beyonce? Okay naman siya. Kaso ano, nasira pa yung cellphone. Ay, nasira yung cellphone. Kaya hindi nakakaano, nanghiram lang ng ano sa papa niya, cellphone. Kaya po pala parang bihira siya mag-online ngayon. Nahulog sa ano, sa timba. Kala ko, nagalit siya sa akin. Hindi, kaya nasira pala lang. Kaya ito pala naman, di siya nagre-reply sa mga chat ko minsan eh. Na ano na yung cellphone niya, nahulog sa tubig, yung naghuhugas ng pesta. Oo, kala ko naghuhugas siya ng plato. Akala ko nagalit sa akin dahil di kami naka-attend eh. Hindi na. Saka nang ganyag nito. Sorry ha. Daming tao. Kaya pala. Hinintay nga kayo noon. Sige, alarating. Galit to. Pinipigit ang kamay ko. Galit si ate mo. Hi. Ito po. Kung may kanin dyan. Ay, kumain na po. Na. Kumain na ba? Kumain na po. Sige lang po. Beyonce may sekreto pala. At kahit sino ay hindi niya ito sinasabi. Ano at kahit sa mga magulang niya ay hindi alam kung ano itong kanyang sekreto. At siya lang talaga ang nakakaalam. Ano nga ba ito mga kalingap? Pero bago ang lahat ay nais ko po sanang magpasalamat sa ating ama na si Kuya Val Santos Matubang. Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab. At paunawa lang po na sana patapusin niyo muna ang kabuuan ng videong ito para inyong malaman ang nilalaman nito. At isang pasasalamat din po sa mga viewers at supporters na nakasuporta. At nakasubaybay sa aking YouTube channel, dito nga sa Tambalang Edo at Beyonce. Ay ating napag-alaman, na kahit sila ay matagal ng love team. Ay meron pa rin palang tinatago si Beyonce sa kanila. At kahit sa kanyang mga magulang ay hindi rin nila alam dahil kahit sila ay hindi sinasabi ni Beyonce. Tama, meron siyang ganitong sekreto, ano nga ba ito mga kalingap? Ito lang naman ay yung tipo at matatawag natin na siya ay the best na anak. Dahil nga sa sekreto na ngayon lang natin nalalaman. Ano nga ba ito? Well, ito lang naman po ay yung kapag may sakit siya ay hindi niya pinapakita kanino. Na ganito pala ang naramdaman niya, at ni sino ay hindi alam at kahit ang kanyang mga magulang ay wala rin kaalam-alam. Kapag nagkaroon na siya ng ganitong karamdaman, kaya naman very proud talaga tayo dito. Kahit nga ang kanyang mga magulang ay nagtataka kung bakit siya ganun. Siguro isa sa dahilan daw dito, ay para hindi na sila mag-aalala sa kanya. At kahit nga sa K-Boys ay hindi rin minsan pinapaalam ni Beyonce kay Edo na siya nga ay may sakit. Na naramdaman na lang ni Kuya Edo nung hinawakan niya ang mga kamay at noo ni Beyonce. Ganito talaga si Beyonce mga kalingap, isa rin pala sa sekreto ni Beyonce na nagustuhan ng karamihan. Ay tie okay yung braces niya na nagbabayad pala siya tuwing check-up nito. Grabe talaga si Beyonce mga kalingap, kaya lang nalaman nung tinanong na lang niya ito. Hindi kasi nito ang bayaran tuwing check-up nito, dahil umaabot ito ng 3,000 pesos per session. Kaya naman sinabihan nga siya ni Kalingap Rab na sa kanila kasi dapat ang nagbabayad doon. Mahiyain talaga si wifey mga kalingap, at kahit si Edo ay siya na mismo ang nag-offer nito. Na sa kanya na lang sabihin ang mga sekreto niya, nagiging komportable kasi si Beyonce kapag si Edo ang kasama niya. Kayo mga kalingap, sana magbigay kayo ng inyong komento, reaksyon at suhestyon, para ating malaman ang inyong saloobin, at damdamin para makarating sa kalingap team, at magawa ng aksyon ang ganitong bago ko po tapusin, ay isang mapagpalang araw mga kalingap, lalo na sa ating ama na si Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalingap Rab. Maraming salamat po.